Biblia, Genesis chapter 4, verses 1-16. Si Cain at si Abel. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh." Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay magsasaka. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh nang aning niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, "Anong ikagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangan pagtagumpayan mo ito." Isang araw, nilapitan ni Cain ang kanyang kapatid. Wika niya, "Abel, mamasyal tayo." Sumama naman ito, ngunit pagdating sa kabukiray, pinatay niya ito. Tinanong ni Yahweh si Cain, "Nasaan si Abel?" "Hindi ko alam," tugon niya. "Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid?" At sinabi ni Yahweh, "Cain, nakapangingilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghiganti. Susumpaing kat palalayasin sa lupaing ito, lupang natigmak sa dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupang ito upang tamnan, hindi ka magaani. Wala kang matatahanan at magiging lagalag ka sa daigdig." "Napakabigat namang parusa ito," sabi ni Cain kay Yahweh. "Ngayong pinalalayas mo ako sa lupaing ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig, papatayin ako ng sino mang makakakita sa akin." "Hindi," sagot ni Yahweh. "Parurusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay kay Cain." At nilagyan niya ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito hindi dapat patayin. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden.